Did you know that gum disease or yung sakit natin sa gilagid is linked or related sa iba't ibang klase ng sakit? Today, we will talk about it, so if you're interested, please keep on watching. Hello everyone, it's me, Dr. B, and welcome to my YouTube channel sa mga bago po sa inyo, and welcome back sa aking beloved subscribers. Alam niyo po, hindi lang dapat ngipin natin ang inaalagaan natin, pati po yung ating gums. So for today, ang pag-uusapan po natin is all about gum disease. But before that, tingnan muna natin and i-check kung ano ba ang itsura ng healthy gums. So this is an example of a person who has healthy gums. So makikita nyo po, pinkish siya in color and has stipplings. Ang stipplings po, ito po yung texture ng ating gums na parang orange peel. Makikita nyo rin po, there is no swelling or inflammation or pamamaga. Firm po yung ating gilagid and consistent. Wala pong bumps or wala pong malambot. If you have healthy gums, wala ka rin mararamdaman na pain. Kapag po nagsisipilyo, wala rin pong bleeding or pagdurugo. Wala rin po kayong malalasahan or maaamoy na mabaho. Wala pong infection or pus or nana po. And ang pinakamahalaga, walang attachment loss. Ibig sabihin, yung gums natin is intact na nakadikit sa ating ngipin at sa buto. And lastly, there is no bone loss. Healthy yung ating mga buto na nagpo-protect at naghuhold sa ating mga ngipin. Now, ano nga ba yung gum disease? So, gum disease po o yung sakit natin sa gilagid could be either gingivitis or periodontitis. Let's start with gingivitis muna. Came from the words gingiva and itis. So, gingiva, it is the medical term for gums. And itis, meaning inflammation of. So, pag pinagsama gingivitis, inflammation of our gingiva or our gums. Gingivitis also is the most common gum disease. But it is very reversible. Ibig sabihin, madali lang po natin siyang mape-prevent and madali lang din po siyang i-treat. Ito naman po ang signs and symptoms of gingivitis. So in this picture, you can see that the gums are reddish in color. Hindi tulad ng healthy gums na pinkish. It has no stipplings also. It is shiny red kasi namamaga po siya eh. So mawawala po yung texture ng gilagid. And then kapag hinawakan po natin siya, it is tender. There is no pain, but ang problema po, dumudugo po yung ating gilagid kapag nagsisipilyo tayo. You will not experience bad taste naman, but sometimes you will notice yung medyo bumabaho na po yung hininga natin. Wala rin naman pong infection or pus formation or nana. Wala rin attachment loss. Kumbaga, intact pa rin naman po yung ating gum tissue dun sa ating ngipin at sa buto. Parang ikaw lang, attach ka pa sa ex mo. There is also no loss of bone. Ibig sabihin, buo pa naman po yung ating buto sa ilalim ng mga ngipin. At makakaramdam din po tayo ng pangangati ng ating mga gilagid. If you have these kinds of signs and symptoms, may mga na-experience na po kayo tulad nito, maybe it is a sign po talaga na meron na po kayong gingivitis. But ano nga ba yung nagkakause ng gingivitis, diba? So number one reason of gingivitis is plaque formation because of our poor oral hygiene. Ibig sabihin, hindi po tayo nagsisipilyo effectively and properly. Hindi po tayo pumupunta sa dentista every 6 months or twice a year. Kapag po kasi hindi naalis yung ating plaque, nagiging calculus po siya or tartar, tumitigas po siya. Kapag po na-build up na yon or dumami na yon dahil madami po talaga tayong microorganisms and bacteria sa ating bibig, magkakos po talaga ng gingivitis. Wait, ano ba yung plaque? So, yung plaque po, ito po yung sticky substance or yung pag newly formed pa lang po siya, yun po yung makikita natin na parang yellowish na maputi-puti sa ating mga ngipin. It can cause tooth decay and especially gum disease. Pangalawang dahilan naman po bakit tayo nagkakaroon nito is because of some systemic factors like puberty. Kapag nasa puberty stage po tayo, kapag po tayo ay may menstruation para sa mga babae, kapag po tayo'y buntis, kapag meron po tayong diabetes at kapag po meron tayong leukemia. So ito pong mga cases na ito or sakit can worsen the inflammation of our gums.
third, pwede din po tayo magka-gingivitis dahil sa mga gamot na iniinom natin like anticonvulsant drugs, for example, phenytoin, immunocompressive drugs like cyclosporin, calcium channel blockers, katulad ng diltiazem, verapamil, nifedipine, ayan. So, pwede din dahil sa ating oral contraceptives. May mga formulation po na nagkakos ng inflammation or pamamaga ng gilagid. And pwede din dahil sa malnutrition or pinaka-common is vitamin C deficiency or scurvy. Number 4, may mga sakit din po talaga na nagkakos ng gingivitis like pemphigoid, may mga nagkakos ng dahil sa bacteria like sa syphilis po and gonorrhea, dahil sa treponema pallidum, because of other viruses like herpes virus, yung iba din po nagkaka-gingivitis because of allergy and because of ibang bagay po na nandun sa ngipin natin. Pwede din po talagang mag-cause ng pamamaga like kapag po naka-braces tayo. Other people are having a hard time na linisin or mag-floss yung mga ill-fitting na mga jacket crowns, fixed bridge, ganyan. Kapag po talaga na-irritate yung ating gums, it can lead to gingivitis. So now that we know the signs and symptoms and the causes of gingivitis, how can we treat it? So number one treatment of gingivitis is prevention. You need to have a proper and effective oral hygiene routine. I will put down the link below. Meron po akong 10 dental tips for a better oral health, ano? So pangalawa, kailangan din po pumupunta tayo regularly sa dentista twice a year or every 6 months. Yung iba naman po, like sa mga nagbe-braces, kailangan din po ng gingivectomy or gingivoplasty. Pwede din pong treatment yun. Ginagamit din po yun dun nga po kapag nagkaroon ng inflammation cause of yung mga iniinom natin gamot. Pwede din po yung gingivectomy. At kapag wala tayong ginawa with our gingivitis, it will lead to periodontitis. So ito yung mas malalang version ng gum disease, ano? So periodontitis naman came from the words periodontium and itis. So periodontium, it consists of supporting tissues of our teeth, which is the cementum, periodontal ligament, alveolar bone, and our gingiva. So ito, kapag periodontium na ang pinag-uusapan, lahat ito ay involved. So itis, sinabi natin kanina, inflammation of periodontitis, inflammation of the supporting tissues. So dito na talaga maaapektuhan yung ating attachment ng gingiva sa ngipin at sa buto at magkakaroon na rin ng bone loss. Ang periodontitis naman po is reddish or purplish na in color. So makikita nyo po, wala na rin siyang stipplings and wala na rin siyang papilla or yung mga triangle na nasa pagitan ng ating mga ngipin dahil bababa na po yung ating gilagid eh. There is certainly inflammation or pamamaga. Dito po sa periodontitis, it is already calculus or tartar. So parang pinupush niya po away sa ngipin yung ating gilagid. This can cause pain po depende sa stage ng periodontitis. There is also bleeding almost all of the time kapag po nagsisipilyo, kapag po minsan kumakain, dumudugo din po yung gilagid natin. And mapapansin niyo po talaga na mabaho na, malalasahan niyo din po na may mabaho because there is already an infection, talagang yung accumulation po or yung sobrang dami na pong calculus, sobrang dami na pong bacteria, ayan po ang nagkukos ng mabahong hininga at mabahong panlasa. And sa periodontitis po, meron na po talagang attachment loss. Ibig sabihin, hindi na po naka-attach yung ating gum tissue or yung ating periodontium. Makikita nyo po, bababa na yung gums, ma-expose na po yung mga roots ng ating ngipin. There will be also bone loss. Itong bacteria na to, itong process na ito ay kakainin na yung ating buto. Magkakaroon po ng bone resorption dyan. Ibig sabihin, pababa na ng pababa yung buto, makikita na yung mga roots ng ngipin, sabi ko nga kanina. At pag nangyari to, magkukos ito ng matinding pangingilo or sensitivity. Kapag po pinabayaan natin ito na mangyari, worst case scenario po, talagang sobrang gumagalaw na po yung ngipin, umuuga, wala na po talagang bone support, kailangan na po natin ng extraction or bunot. We have 4 classifications of periodontitis naman. We have chronic, aggressive, necrotizing, and periodontitis as a manifestation of systemic factors. So number 1, chronic periodontitis. This is the most common form of periodontitis, no? Madalas nakikita natin to sa matatanda kasi sila na talaga yung matagal na baka hindi na nakapunta sa dentista, ganun. But it is also possible na makita to sa mga bata. Chronic, ibig sabihin long-standing or long-time, natagal nang nandyan yung sakit na yan.
At ang main cause talaga nitong chronic periodontitis is plaque or calculus formation. It can be associated with diabetes mellitus, HIV. Pwede din kayong magkaroon ng chronic periodontitis because of emotional stress. At ito, gusto kong i-emphasize ito, periodontitis can be caused by cigarette smoking. Ang pinag-aiba kapag naninigarilyo ka, you will not experience so much bleeding kapag nagtututbrush, kapag kumakain, because nicotine constricts the blood vessels sa mga gilagid natin. The dentist will see the periodontal pockets kapag chinek na ng dentista yung mga gilagid nyo. Second naman, aggressive periodontitis. Ibig sabihin ng aggressive, mabilis yung progress ng periodontitis, no? Mabilis yung bone destruction or bone resorption, mabilis yung attachment loss ng tissue sa ngipin at sa buto. There is also a familial aggregation. Ibig sabihin, kapag yung kapatid mo, nanay at tatay mo, may aggressive periodontitis, possible din na meron ganito. Dito naman, mas nakikita to sa mas mga bata, mga around 25 to 35 years old, ganyan. Compare sa chronic, minsan sa mga 50s na gano'n nakikita. Kung dun sa chronic, the number one cause of it is plaque or calculus. Ito naman, there is a responsible microorganism to have this aggressive periodontitis. It is called Actinobacillus actinomycetum comitans. O diba nakakabulol? Uulitin ko, Actinobacillus actinomycetum comitans. So sa mga periodontists dyan, ang tawag lang namin ay AA. Okay? So itong microorganism na to, matalino to, no? It usually attacks the first permanent teeth sa ating ngipin. Ano ba yung mga first permanent teeth na tumutubo sa bibig natin? It is our first molars, yung unang mga ngipin natin sa bagang, at yung mga ngipin natin sa harap or yung ating incisors. Usually, it is localized on those areas. Third, there is what we call necrotizing ulcerative periodontitis or necrotizing periodontitis, meaning necrotizing, namamatay na yung tissues, nakakaroon ng necrosis. So, madalas natin itong makikita sa mga HIV or AIDS patient, sa mga immunocompromised, and may mga malnutrition ng mga pasyente. Lastly, there is a periodontitis as a manifestation of systemic factors. Ito nga yung mga sakit natin, ano, na like diabetes. We also have hematologic disorders like leukemia, genetic disorders, or yung mga syndromes like Down syndrome, Cohen. So, madami po talagang pwedeng cause din ng periodontitis. To treat periodontitis, hindi na po siya katulad ng gingivitis na reversible or madali pa pong i-prevent at gamutin. Ang periodontitis po, you need deep scaling, or in dental term, scaling and root planing. Ibig sabihin talaga pong lilinisin hanggang roots ng inyong ngipin. Pwede din po natin gamutin ito by surgery. Minsan po kapag po may gum recession, kumukuha po tayo ng ibang tissue or nagka-cut po tayo ng ibang tissue from our palate or sa ibang part ng ating gilagid. Meron din po tayong bone grafting kapag po bumaba na yung bone, or it is called tissue regeneration. Kapag naman po talagang hindi na kinaya ng ibang treatment, na bunot na po talaga yung ngipin, pwede din po tayong maglagay ng dental implants. Now that we're done talking about the causes, the different types of periodontitis, pati yung treatment ng gingivitis and periodontitis, ano nga ba talaga yung epekto ng mga gum diseases na to, no? So sabi ko nga kanina, number one, it can cause bad breath or halitosis. Second, it can cause infection. No, associated din po sa pagkabaho ng hininga. Third, kapag po lumala talaga naging periodontitis, it can lead to extraction kasi uuga na yung mga ngipin natin. So, kailangan mas mahal pa yung magagastos natin. And ito, ang pang-apat, hindi ko po kayo tinatakot, ano? But, it is already proven that it can affect our overall health. Paano? It can cause heart attack, heart diseases, respiratory diseases like pneumonia, osteoporosis, stroke, Alzheimer's disease, mouth cancer, erectile dysfunction, autoimmune diseases, preterm labor, madami pong pwedeng mangyari. Bakit? Because ang mga gilagid po natin also have blood vessels. So pag may infection dyan, madaming bacteria, it can travel sa ating buong katawan. So, pwedeng galing sa bibig natin, mag-travel papunta sa puso, pwedeng mag-travel papunta sa utak. May mga cases po talaga na yung infection, it can lead to breast cancer also. Kailangan po talaga nating pangalagaan yung ating oral health, not only our teeth, but also our gums.
And remember that kapag meron po kayong periodontitis, hindi po kayo pwedeng mag-braces. Kasi nga po, sa periodontitis, hindi na po maganda yung bone support, ano? Nagsastart na po maapektuhan or bumaba yung buto natin. So, hindi po kayo pwedeng candidate for braces. Hindi rin po kayo pwede for veneers or other aesthetic procedures in dentistry. Fixed bridge, ganyan. Kailangan po talaga gamutin muna yung gum disease. Ang number one po talaga ang sinecheck ng dentist when it comes to treatment planning is kung healthy po yung ating gums, yung ating pong buto, at yung ating ipin. So, ayun guys, thank you very much for watching this video. Sana nakatulong ako kung may mga questions kayo about gingivitis and periodontitis. I really hope that you will take care of your oral health, and I hope you are all safe. So, sana give this video a thumbs up, and don't forget to subscribe and click that bell button for you to get notified sa mga susunod ko pang upload. Katulad na lagi kong sinasabi, always be happy, don't forget to smile, life is short to be sad. So, see you on my next video!